Lumantad at isiwalat ang lahat ng nalalaman sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Yan po ang hamon kay suspended Bucor Chief Gerald Bantag ng kapatid ni Ka-Percy na si Roy Mabasa. Sa programang One Balita Pilipinas ng 1PH, sinabi ni Mabasa na hindi sila naniniwala sa mga paratang ni Bantag kay Justice Secretary Boying Remulla. Imbis raw na mang-akusa, sagutin na lamang daw ni Bantag ang reklamong double murder na isinampa laban sa kanya. Imaakusasyon niya laban kay Secretary Remulla ay wala namang kinalaman dito sa kasong kinakaharap niya. Ang kinakaharap niyang kaso ay ang pagkamatay ng aking kapatid. Dapat yan ang sagutin niya. Siya po talaga ang dapat magpaliwanag dito dahil nakita niyo naman papaanong namatay yung gunman doon sa loob ng pulungan, unang-una, papaanong naglabas-pumasok yung mga telepono roon, papaano nakapagbigay ng order yung alleged middleman para patayin si Ka-Percy. No? Lahat pong yan ay kailangan ng paliwanag ni Ginoong Bantag. Kanina, inihain na ang mga sabina kina Bantag at Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Yan ay kahit parehong walang tumanggap ng dokumento nila. Sa kabila po niyan, deemed na served o tinuturing na ng prosecutor ng DOJ na naihain na ang mga sabina. Nasa frontline balitang yan, Justine Punsala. Pareho nang inihatid kanina ang mga subpoena sa mga bahay ni na suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag at Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Ang mga pangunahing sospek sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at sa middleman na si Jun Villamor. Pero walang tumanggap sa dokumento. Kaya ang kopya ng subpoena, inipit na lang sa gate ng bahay ni Zulueta sa Pandi, Bulacan. Wala ring tao sa bahay ni Bantag sa Caloocan, kaya ibinalik na lang ulit ang subpoena sa Department of Justice. Kaya ang kapatid ni Percy na si Roy Mabasa, dismayado. Harapin nila ito ng may katapangan bilang mga lalaki at dating mga opisyal ng pamahalaan. Pala ko ba ay sinasabi ni Ginoong Bantag na siya ay handang harapin itong mga allegation laban sa kanya. No? Kaya nga katapa tayo kung totoo ba na sincero si Ginoong Bantag. Bukang hindi naman eh. Nakasaad sa subpoena na pirmado ng 3-man panel of prosecutors na required sina Bantag, Zulueta at iba pang suspect na dumalo sa preliminary investigation sa November 23 at December 5. Pinagsusumite sila ng counter-affidavit at affidavit of witness. Binalaan din ng mga respondent na kapag nabigo silang tumugon, mangangahulugan itong isinusuko na nila ang karapatang maghain ng depensa, kaya didesisyon na ang reklamo. Well, that's their right. Although yung risk naman doon, the resolution will be submitted on the basis of the affidavit itself, yung complaint affidavit. Kaya binibigyan natin sila ng pagkataon na sumagot doon sa mga allegations. Sabi ng abogado ni Bantag, handa naman silang humarap sa preliminary investigation. Yun nga lang, hindi pa nila natatanggap ang subpoena. We can serve it naman sa other addresses niya. Kung wala doon sa last known address, malang magre-receive din. We can always have it served dito sa Baguio. Alam naman nila na taga Baguio si General Bantag. Kung wala doon sa last known address, then at least naman ihanap naman nila kung saan nila pwedeng iserve. Sagot ni Senior Assistant State Prosecutor Charlie Guhit, ang address ni Bantag sa Caloocan, ang last known address niya na ibinigay ng NBI at PNP. Kaya para sa kanila, deemed served na ang subpoena. Nantanongin naman ang DOJ kung ihahatid sa Baguio ang subpoena para kay Bantag. Well, I think as soon as the subpoena is released, it serves as a notice already to the whole world, no? Na nandiyan na yan. So it's up to them if they really want us to serve it there. Bukod kina Bantag at Zulueta, naihain na rin ang mga subpoena para sa siyampang sospek, kabila ang self-confessed gunman na si Joel Escorial, Christopher Bacoto nagsilbi rin umanong middleman, at sa mga leader ng gang sa Bilibid. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5.